tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating tula. Luha! Okay. Woo! Sarap! Ang galing-galing ang katawan. Yeah! Woo! Anton, hindi ka ba napapagod sa kasasayaw? Oh, napapagod lamang ako kung wala kang katalik. Oh, yeah! Teka, pagkatapos ng awiting ito, uwi na tayo, ha? Bakit? Nag-i-enjoy na kasama ako? Hindi, ha? Sa hindi ako nag-i-enjoy. Sa katunayan nga eh. Kung pwede lang sa buong magdamag, kasama kita. Ah. Kaya lang may asawa na ako. Ganun ba? Ikaw na nagsabi kung bakit kasi huli na nang dumating ka sa buhay ko eh. Kahit huli akong dumating sa buhay mo. Pwede naman akong umabot. Oo nga, kaya lang, hindi tayong may pananabutan na sa iba. Kaya hanggang sa kanito na lang, ang pwede nating gawin, ang magnako ng sandi, lumigaya naman. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Bakit ngayon ka lang umuwi? Gabing-gabi na! Bukas! Hoy! Bakit ngayon ka lang umuwi, kako? Gabing-gabi na! Sandali! Lasing ka? Hindi ko lasing. Nakainom lang. Kanino ka nakipag-inuman, ha? Naku. Anong salitang hindi umiinom? Pwede ba? Huwag mong ibahin ang usapan natin. Totoo naman ang sinasabi ko, ha? Hindi kong magkapagsalita kaya kalam kung hindi ko umiinom. At least, kung nakainom ako, tahimik lang. Eh ikaw, teka, sino-sino bang makasama mong nakipag-inuman? Pwede ba, bukas muna ako sa muna. Ako'y... Hayan! Dahil sa kalasingan mo, bumagsak ka tuloy! Buti nga sa'yo! Saan ka ba nagpunta kagabi? At bakit nalasing ka ng husto, ha? Nag-aaya lang naman ang barkada. Pwede ba? Ha? Pwede ba namang dito kayo sa bahay uminom? Ano? At anong gagawin ko dito sa bahay? Ha? Kakausapin mag-isang sarili ko? Alam mo, marami kang dapat gawin dito sa bahay. Maraming pwedeng ayusin dito sa loob ng bahay. Iyon ang bubong ng bahay, tumutulo na. Kaysa ipagawa ko pa sa iba, gagastos pa tayo ng labor. Gagawin mo pala akong construction worker niyan eh, sarili kong bahay. At isa pa ha, huwag mo nga akong uutos-utusan. Lalaki ako, at akong ama ng tahanan ito. Eh, huwag mo akong underin. Hindi kita ina-under. Mag-asawa tayo. Dapat lang na magtulungan. Sino-sino pa ba ang magtutulungan, kundi tayo rin? Ikilos ako kung gusto ko. Dahil pamamahay ko ito. Hindi mo ako naiintindihan eh. Ang gusto ko lang, pumirmi ka dito sa bahay. Para... Para? Para ano? Para makabuna tayo. Tingnan mo. Apat na taon na tayong magsasama pero wala pa tayong anak. Ano nga magagawa ko? Ha? Kung hindi ka mabubuntis? Bakit yung sisisihin mo? Katawan mo yan eh. Paano nga tayo makakabuo kung lagi kang wala ka dito sa bahay? Dumating ka man,
umaga na. Lasing pa. Eh, syempre, wala ka sa kondisyon. Kaya, paano tayo makakabuo kung... Eh, sa pagod ng tao eh. Siyempre, kinukondisyon ko rin katawan ko. Alamay ba naman eh, trabaho lang ng trabaho gagawin ko. Eh, paano naman ako? Kailangan ko din na mag-relax. Eh, ang akin lang kasi, dito ka lang sa bahay. Marami ka namang pwedeng gawin dito eh. Eh, sayang din ang pera kung mag-uupa pa ako. Yung pang-upa natin, ibinili na natin ang pangailangan natin dito. Sinasabi ko na nga may pera lang naman ang pinupunto mo dyan eh. Ano pang silbi ng pera? Kung hindi mo gagastusin, ha? Alam mong hindi yan ang ibig kong sabihin. Tama na! Yan naman talagang ibig mong sabihin eh. Hindi mo lang maamin. Eh sige. Para hindi na mabawasan ang pera mo, mabuti pa siguro, maghiwalay na tayo. Anton! Ano na naman ba ang pinag-awayan ninyo ni Marcia, ha, Anton? Eh, nagsumbong sa akin yung panganay ninyo. Eh, paano naman kasi pinagbabawalan akong gumastos eh. Ano? Pinagbabawalan kang gumastos? Oo. Hoy, Anton, pwede ba? Huwag kang gumawa ng kwento. Anak mo mismo ang nagsumbong sa akin. Eh, ang bait-bait ng asawa mo, pero inaabuso mo. Eh, tama naman ang sinasabi ni Marcia. Huwag ka ng gastos, para kung may bigla kayong kailangan, eh, may madudukot kayo. Nagpunta ba kayo dito para ipagluto ako o para sermonan lang? Pareho. At anong gusto mo? Hayaan ka na lamang ng ganyan. Abi, pasalamat ka! Mabait yung asawa mo! Kung ibang asawa lamang si Marcia, ay nako, matagal ka na niyang iniwanan, lalo na't wala kang trabaho! Ano? Wala kang may bibigay sa akin? Eh, Anton, may pinaglalaanan kasi ako. Itong bubong natin tumutulo na. Kailangan na ng palitan ng bago. Ayaw mo naman kasing gawin eh. Di papalitan na lamang ng bago para wala nang problema. Kung ibang bagay, may pera ka. At kapag ako naman humihingi, wala kang bibigay. Ayaw mong buwasan ng pera? Wes, magmula sa araw na ito, wala nang magbabawas ng pera mo. Asawal mo na yung pera mo! Sweetheart, wala namang ganyanan. Huwag mo pipigilan! Hindi ko naman sinasabing hindi ka gagasta eh. Eh, ang akin lang, yung walang kabuluhang panggagastos tulad ng pagpunta mo sa disco o paglarasing, hindi ba walang kabuluhang pag-aksaya lang ng pera yon? Hindi naman ako gumagastos sa disco ah. Niyaya lamang ako ng mga kabats ko sa high school. At kung sino yung nagaya, eh siya yung taya. Ni isang kusing eh. Hindi ako gumastos. Eh, hindi nabawasan ng pera mo. Oo na, sorry na. Huwag ka nang umalis. Napaka-kuripot mo kasi. Sorry na nga eh. Teka, total, linggo ngayon. Saan mo gustong pumunta? Gusto mo? Manood tayo ng sine? Kung sasama ko sa kanya, baka makita kami ni Adele. Oh, sige na. Magbihis ka na. Magbibihis na rin ako. Ah, oo nga. Gagastos ka pa. Sweetheart naman. Sorry na nga eh. Ah, teka, ganito na lang. Magbihis ka na dahil pagkatapos nating manood ng sine, pupunta tayo sa biking shop. Biking shop? Oo. Hindi ba?
gusto mong bilhin yung bagong labas na modelong bisikleta ngayon? Talaga? Oo, sige na. Magbihis ka na. Hugasan ko lamang itong pinagkainan natin. At saka na tayo pupunta doon. Hindi ko yata nakikita si Marcia. Nasa trabaho pa rin ba siya? Linggo naman ngayon ah. Linggo nga ngayon, kaya nasa palengke siya. Namamalingke ng stocks namin pagkain at iba pang kailangan. Alam mo, bilib talaga ako kay Marcia. Mapalad ka nga sa kanya eh. Mapagmahal at mapag-asikaso sa'yo. Mapagmahal at maasikaso ba yun? Pinagriripin ako ng bahay namin, ha? Eh, ano naman masama doon? Bahay mo naman yun, eh. Tirahan ninyo. Natural lang naayusin mo, di ba? Eh, okay na sana yun, pero pati ba naman paglalaban ng damit namin? Ako pang maglalabay, lalaki ako. Eh, syempre man. Eh, hindi na niya maharap dahil sa trabaho niya. At isa pa, hindi ba't may washing machine naman kayo? Meron. Oh, yun naman pala eh. Eh, ano pang inireklamo mo? Eh, ako pa rin kasi ang naglilinis dito sa bahay at naghuhugas ng pinggan kung minsan. Eh, ano naman yun? Eh, pinagkainan nyo naman yung dalawa yun eh. Isa ba, parang tulong mo na rin yun sa kanya. Para naman makapagpahinga siya dahil, eh, nagtatrabaho nga siya eh. Dahil ba siya nagtatrabaho eh? Gagawin na niya akong parang katulong dito sa bahay? Hindi naman siguro. Eh dahil kung talagang mahal mo ang kapareha mo, gagawin mong komportable ang kanyang buhay. Eh ngayon, kung sa pakiramdam mo eh, hindi ka nasisiyan sa ginagawa mo. Eh, tanungin mo ang sarili mo. Baka hindi mo talaga mahal si Marcia. Oh, mahal mo nga ba si Marcia? Ah, ewan ko. Ewan ko. Natutuwa ako at pinagbigyan mo ang kahilingan ko ang kumain sa restaurant na ito. Oo naman. Basta ikaw. Hindi ka ba busy sa araw na ito? Eh, magkasama na tayo, hindi ba? Bakit mo naitanong kung busy ako sa araw na ito? Kung hindi ka kasi busy eh, gusto sana kitang yayain pagkatapos natin kumain. Ha? Saan naman? Sa isang bagong resort. Maganda raw doon. Nasa gilid ng dagat at konti pa lang ang tao. Dahil, bago nga. Resort? Balaga. Naku, matagal na kong nakakapunta ng resort. Sige, tara na sa resort. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, Ate Marcia, nasugod ka. Nandito ba yung bayaw mo? Si Kuya Anton, eh wala siya dito. Wala dito? Nasaan kayang lalaking yon? Bakit? Wala ba siya sa bahay niyo? Eh, wala eh. Ang sabi ng kapitbahay namin, umalis daw siya bago mananghalian. Pero wala pa siya hanggang ngayon. Di kaya naruroon siya sa nanay at tatay niya? Puntahan mo kaya dun. Eh,
ang kapatid niyang si Buboy ang tinawagan ko sa cellphone. Wala daw siya dun. Eh siya, tinawagan mo na ba siya? Oo. Kanina ko pa siya tinatawagan. Pero nakapatay ang cellphone. Ganito na lang ate. Umuwi ka muna sa inyo at tatawagan ko lahat ng mga pinsan namin. At kung ang resulta, tatawag ko sa'yo. Ah, sige. Ibibigay ko ang cellphone number ko sa'yo para pag may resulta, eh maititext mo ako o matatawagan mo ako. Galit si Marcia. Ginabi ka masyado eh. Subukan lamang niyang magalit sa akin. Matitikman niya yung ganti ko sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin eh, takot sa iyo si Marcia? Hindi nga siya natatakot sa akin eh. Dahil magandang lalaki ako. Kundi takot siyang iwanan ko siya. Sabihin ko lamang na maghihiwalay na kami, iiyak na yun. Madagal akong sinusuyo. Mabuti naman kung ganun. At teka, kailan ba tayo magkikita ulit? Ikaw, kailan mo ba gusto? Sa susunod na linggo, pwede ka kaya ulit? Tulad ng sinabi ko sa'yo noon, at uulitin ko sa'yo. Sa'yo lamang ako, kahit anong oras. Hindi ako nagkamali kung ganun. At bibigyan kita ng regalo. regalo? Oh. Anong regalo? Po, bakit mo itinigil ang sasakyan? Para maibigay ko sa'yo ang aking regalo. Oh, tanggapin mo. Teka, maliit na kahon yun. Oo, buksan mo. Wow. Golden watch? Ang gandang nilo nito. 18 carats nga lang yan. Ang importante, gold pa rin. Iyong iyo ako, kahit anong araw at oras, Adele. Galing. Abi, madaling araw na. Inimbita kasi ako nung dati kong kaklase. Birthday niya. Hindi ko alam na sa malayo, kabilang probinsya pala. Doon siya nakatira, kaya ginabi ako. Pumunta ka sa kabilang probinsya nang hindi mo man lang sinasabi sa akin. Ayaw na kita kasing istorbuhin pa dahil alam kong busy ka sa trabaho. Sana, itinext mo lang sa akin. Para alam ko kung nasaan ka. Tulad niyan, pupunta ka pala sa probinsya. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Eh kung anong nangyari sa'yo, hindi ko alam kung saan kita hahanapin. Bihira ka naman eh. Ngayon pala lang ginabi ng gusto ah. Dami-dami mo lang sinasabi. Hindi ka lang naman ngayon ginabi. Hindi ba't ginabi ka na nung isang gabi? Lasing ka pa? Oh, eh buti nga't hindi ako lasing ngayon eh. Oh, tingnan mo yung katwiran mo. Ay, naku, tama na nga. Matutululin na yung tenga ko sa'yo. Matulog na lang tayo. Huwag mo akong tulugan. Kinakausap pa kita. Yung unan mo ang kausapin mo, huwag ako. Dahil antok na ako. Ah,
Ano pa ang mangyayari sa tagpong yun? Mga giliw ng tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Malilimutan kaisara ng ating suyuan.